Noong late 70s ay may sumikat na boy band sa Pilipinas. Nakilala sila sa machong pangangatawan na may malaberdugong costume na tinitilian na maraming kababaihan. At sino ba naman ang hindi mapapaindak sa kanilang mga awitin na patungkol sa mga babae gaya ng Katawan, Ligonagan, pag may babaeng dumaan, Legs, legs, buhay na kakasilaw, Babae, sa ilang bagyo ang aming sasagubain, Lalake, at marami pang iba. Halika mga idol, kilalanin natin ang isa sa tinatawag na Manila Sounds. Yan ay walang iba kundi ang grupong Hagibis. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Ang Hagibis ay binuo nila Vic Del Rosario at ng bassist at singer ng Juan de la Cruz Band na si Mike Hanopol noong late 70s. Pero bago mabuo ang grupo, ay ninais ni Vic Del Rosario na kumuha ng mga sikat na aktor at mga awit na bubuo sa Hagibis bilang Pilipino version ng American disco group na Village People. Pero sa di kalaunan ay nagbago ang isip nito at kumuha na lang sila ng mga hindi kilalang mga aawit. At dyan na pumasok ang original lineup ng grupo. Yan ay sina Sonny Parson, Bernie Pinesa, Mike Respal, Joji Garcia at Mon Picasso. At sa di kalaunan, noong 1979 ay kaagad silang nakapaglabas ng kanilang unang album na self-titled na Hagibis, Under Black Gold Records, na naglalaman ng mga kanta gaya ng Ilagay Mo Kid, Babae, kahit na ilang bagyo ang aming sasagubain, Legs, 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 buhay na kakasilaw, Katawan, Ligonagan, pag may babaeng dumaan, Iduduyan Kita, makatulog sa iyong higaan, at Bintana. Bawat chikay may bintana sa kanyang mga mata. Agad naman itong tinangkilik ng mga nakikinig at naging hits sa mga istasyon ng radyo. Dahil dito ay madalas na silang lumalabas sa mga TV show gaya ng Seeing Star with Joe Quirino, Itbulaga at Student Canteen. Labis na hinangaan ang kanilang estilo, lalo na sa kanilang mga costume na lalaking lalaki ang pormahan. At ang kanilang mga awitin na puro patungkol sa mga babae. Pero sa hindi nakakaalam, ang mga kanta nila ay kinumpose at inareglo ni Mike Hanopol kasama ang mga kilalang tao sa larangan ng musika gaya nila Joey De Leon at Tony Welbes. At noong pagpasok ng dekada 80 ay inilabas naman ng Black Gold Records ang kanilang pangalawang album na pinamagatang Humahagibis. Nakapaloob dito ang mga kanta gaya ng Lalaki, Walang Gulat, at Maginoo. At sa taong ding iyon, ang Hagibis ay nakasama sa pelikula ni Dolphy Quezon na Dolphy's Angel. Nasundan pa yan noong 1981 ng pagbidahan nila ang pelikulang Legs, Katawan, Babae kasama ang mga batikang artista gaya nila Mirna Castillo, Laarne Enriquez, Jess Lapid at Max Alvarado. At sa kaparehong taon ay inawit nila ang theme song ng pelikulang Macho Gigolo na pinagbidahan ni Lito Lapid. Ginamit din ang kanilang awitin na Legs bilang theme song ng ABS-CBN sitcom na Palibasa Lalaki. Naging matagumpay ang Hagibis sa kanilang musika dahil talagang tumatak sa atin ang kanilang awitin. Subalit noong huling bahagi ng dekada 80 ay nagpahinga ang buong grupo dahil sa kani-kanilang mga prioridad sa buhay. At sa di kalaunan, ang isang member ng grupo na si Sonny Parson ay pinasok naman niya ang pag-aartista at naging direktor ito sa ilang mga pelikula. Pinasok niya din ang politika at naglingkod sa kanilang lalawigan. At pagkalipas ng ilang taong pamamahinga, ang grupo ay muling nag-reunite noong 1997 at inilabas nila ang kanilang ikatlong album na walang katapat, Under Star Music, kasama ang kantang GRO,
pagbabalik, Mr. DI, kayabangan, sexy, chick boy, at macho. At nagkaroon sila ng mga pagtatanghal sa Habit House, Habit East sa Antipolo, Bodega City, at Cowboy Grill. Taong 2011 ay nag-concert sa ibang bansa ang Hagibis at dinumog sila ng napakaraming taga-suporta. Nakasama din nila rito ang vocalist ng foreign rock band na si Bobby Kimball na original vocalist ng bandang Toto. At pagkatapos ng kanilang tour ay naghiwa-hiwalay silang muli. Pero sa kabila nito ay nakita ni Sonny Parson na marami pa rin tagahanga ang sumusuporta sa kanila. Kaya naman minabuti niyang muling buuin ang kanilang grupo. Subalit ang ilang miyembro nila ay hindi na makakasama dahil sa kanya-kanyang prioridad. Isa na rin ang pagkakasakit ni Bernie Penesa. At noong 2014 ay lumabas ang Hagibis sa programa ni Arnold Clavio kasama ang dalawang original member at ipinakilala nito ang bagong miyembro na sina Carlos Nabiola at Pete Gatela. Ngunit noong January 15, 2015, ang isa sa original member na si Bernie Penesa ay pumanaw matapos ang pakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Muling nakapagtanghal ang bagong lineup ng Hagibis sa iba't ibang sulok ng bansa, kasama na rin ang kanilang mga TV guesting. Subalit noong May 10, taong 2020, ay pumanaw naman ang pinakalider ng grupo na si Sonny Parson sa edad na 61 dahil sa atake sa puso. Ganun pa man na kahit wala na sina Sonny at Bernie ay hindi naman doon nagtapos ang grupo ng Hagibis dahil pinagpatuloy pa din ito ng mga naiwan sa grupo at nag-recruit ulit sila ng mga bagong miyembro. At sa ngayong pangkasalukuyan ay patuloy pa din ang kanilang pamamayagpag sa mga show, TV guesting, local tour at mga concert sa iba't ibang panig ng bansa. Patuloy pa din silang gumagawa ng mga bagong awitin na magpapasaya sa mga Pilipino na muling uukit sa industriya ng musikang Pinoy. Masasabi kong isa silang alamat sa larangan ng musika dahil talagang tumatak ito sa atin, lalo na ang kanilang imahe na pwedeng ipangtapat sa iba.